Hindi kasi makapagdamit ni Fad. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May the venerable exercises of holy devotion shape the hearts of your faithful, O Lord, to welcome worthily the Paschal mystery and proclaim the praises of your salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The angel brought me back to the entrance of the temple of the Lord, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east. For the facade of the temple was toward the east. The water flowed down from the southern side of the temple, south of the altar. He led me outside by the north gate and around to the outer gate facing the east, where I saw water trickling from the southern side. Then, when he had walked off to the east with a measuring cord in his hand, he measured off 1,000 cubits and had me wade through the water, which was ankle deep. He measured off another 1,000 and once more,
had me wade through the water, which was now knee-deep. Again, he measured off 1,000 and had me wade. The water was up to my waist. Once more, he measured off 1,000, but there was now a river through which I could not wade, for the water had risen so high. It had become a river that could not be crossed except by swimming. He asked me, "Have you seen this, son of man?" Then he brought me to the bank of the water of the river where he had me sit. Along the bank of the river, I saw very many trees on both sides. He said to me, "This water flows into the eastern district down upon the Araba, and temple and empties into the sea, the salt waters, which it makes fresh. Wherever the river flows, every sort of living creature that can multiply shall live, and there shall be abundant fish. For wherever this water comes, the sea shall be made fresh. Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow. Their leaves shall not fail, nor their fruit fail. Every month they shall bear fresh fruit, for they shall be watered by the flow from the sanctuary. Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine." The word of the Lord. Thanks be to God. The mighty Lord is with us. The God of Jacob is our refuge. The mighty Lord is with us. The God of Jacob is our refuge. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. Therefore, we fear not, though the earth be shaken, and mountains plunge into the depths of the sea. The mighty Lord is with us. The God of Jacob is our refuge. There is a stream whose runlets gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God is in its midst. It shall not be disturbed. God will help it at the break of dawn. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob. Come, behold the deeds of the Lord, the astounding things he has wrought on the earth. The mighty Lord is with us. The God of Jacob is our refuge. The mighty Lord is with us. The God of Jacob is our refuge. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. On the occasion of a Jewish feast, Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, by the sheep pool, there's a place with the Hebrew name Bethesda. Its five porticoes were crowded with sick people lying there, blind, lame, or disabled,
waiting for the movement of the waters. There was one man who had been sick for 38 years. Jesus, to know he had been sick a long time, said, when he saw him lying there, "Do you want to be healed?" "Sir," the sick man answered, "I don't have anyone to plunge me into the pool once the water has been stirred up. By the time I get there, someone else has gone in ahead of me." Jesus said to him, "Stand up, pick up your mat, and walk." The man was immediately cured. He picked up his mat and began to walk. The day was a Sabbath. Consequently, some of the Jews began telling the man who had been cured, "It is the Sabbath, and you are not allowed to carry that mat around." He explained, "It was the man who cured me who told me, 'Pick up your mat and walk.' This person who told you to pick it up and walk," they asked, "who is he?" The man who had been restored to health had no idea who it was. The crowd in that place was so great that Jesus had been able to slip away. Later on, Jesus found him in the temple presence and said to him, "Remember, now you have been cured. Give up your sins so that something worse may not overtake you." The man went off and informed the Jews that Jesus was the one who had cured him. It was because Jesus did things such as this on the Sabbath that they began to persecute him. The Gospel of the Lord. Bahagi po ng pagkilala ng tao, no? Hindi lamang po sa banal na kasulatan, ngunit kahit na sa bahagi po ng mga kultura ng iba't ibang lahi, no? Yung kahalagahan ng tubig, yung maliwanag ni pinahayag doon po sa unang pagbasa, no? The river that flows, no? Na kung saan ay itinuturing na nagbibigay ng bountiful blessings, gawa ng tubig, well, lalong-lalo na po sa aspeto ng mga Israelita, no? Sila ay nasa Middle East, kalimitan na nakikita nila ay disyerto, no? Kaya para sa kanila ay talagang napakabigat noong binabahagi ng tubig, no? Na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kaligtasan, no? Nagbibigay ng maraming ani, no? Nagbibigay ng buhay, no? Kaya po kalimitan nga ho, no? Kahit na sa biology, no? Binibigyan pansin na kahit na yung unang organism, no? Na namuhay sa daigdig na ito, no? Ay itinuturing na nagsimula, no? Sa tubig, no? Pero ito yung kahalagahan ng tubig, buhay. Kaya po may mga establishment, may mga business establishment, kahit na po yung ibang mga magagarang mga subdivision, no? Pagpasok mo pa lang sa kanila, no? Ay merong fountain o merong pool. No? Dito naman sa inyo ay kapag bumabaha, talagang may pool. Ano? Bahagi ko na kung saan ay natural, ano? Pero yun po yung kahalagahan ng tubig, no? No? Sa Ebanghelyo ho, makita ho natin yung pool, no? Yung pool ng Bethesda, no? Na kung saan ito po ay dinadalaw ng mga may sakit, no? Ito ay bahagi ho na kung saan ay kinikilala nila na nagbibigay ng milagro, kaya po nandun yung mga may sakit na nagnanais na yung katawan po nito, no, hindi ka lang pwede na basta pa nalang lumusong. Hindi. Ito ay mayroong panahon na itong pool na ito, kapag ginalaw, naniniwala na ito'y ginagalaw ng anghel ng Diyos. At sa oras na gumalaw yung tubig, tsaka lang sila pupunta doon sa pool, no? At yung unang makarating
sa pool, yun ang gagaling. No? Kaya maraming may sakit ang nakalagay, ang naghihintay para sila magaling. Dito po, ibinahayag na yung isa ay 37, 38 years na. No? Kaya lang, hindi siya makapunta. Bakit? Invalido. No? Invalido siya, kaya bago pa siya makapunta doon, kahit na siya ay hindi pa naman uso noon ng wheelchair, ano? Wala namang mga kasama siya, nagdadala siya roon. No? Kaya bago siya makarating doon, may nauna na makapunta. Kaya, kung siya may makarating, maaaring pangalawa o pangatlo, hindi na. Ano? Kasi yung ibinibigay doon ay kung sino lamang mauna, ano? Yun ang ipinagagaling. Ano? Every time na yung tubig ang gumalaw. Ano? Kaya, nakita ni Jesus na itong tao ito ay walang kakayanan, no? Kahit na siya nandun yung biyaya na magkaroon siya ng kagalingan, pero gawa ng kanyang katayuan, ay maaring hindi rin niya pakinabangan, no? Gawa ng kanyang katayuan. Kaya tinanong siya ni Jesus, nais mo bang gumaling? No? Well, of course, sino ba naman may sakit ang ayaw gumaling? No? Gusto na mga may sakit na kung saan ay gumaling. The very fact na nga na ito ay matagal nang naroon at naghihintay, ano? Na siya ay pagalingin, ano? Ay maliwanag na gusto niyang gumaling. Pero nais ng Diyos, ano? Nais ng Diyos na marinig din mismo sa atin, ano? Yung kagustuhan natin na gumaling, ano? Kaya nung sabi sa kanya ni Jesus, ano? Take up your mat and walk. No? Bagamat po ginawang dahilan ng iba para usigin si Jesus, ano? Sapagkat nakita siyempre ng mga tao, nung itong taong ito na hindi na naglalakad, ano? Hindi sapagkat nakita nila na itong taong ito na matagal ng pilay na hindi makalakad ay naglalakad. Ano? Ano yung nakita nila? May dala-dala siyang banig, ano? Iaraw ng pamamahinga. Ano? Yun ang kanilang nakita. Ano? Hindi nila nakita na, itong tao ito ay nakapaglalakad na. Ano? Ang nakita nila ay ito'y lumalabag sa araw ng ng batas ng araw ng pamamahinga. Hindi na nakita na kung saan ito yung matagal na nakahiga, ano? Ngayon ay dala-dala na niya, ano? Yung simbolo ng kanyang pagiging invalido, ano? Hawak-hawak na niya, ano? Hindi na siya doon nakahiga, ano? Yung simbolo ng kanyang freedom from sickness, ano? Ay kanya ng hawak-hawak, ano? Siya ay nagtagumpay, ano, laban sa kanyang karamdaman, ano, ay sa tingin ng iba ay yun ang kanyang sinisi na kung saan ay siya ay lumalabag, ano, sa batas ng araw ng pamamahinga. Well, maaari siguro na hindi nila kilala yung taong ito, ano, pero yung mensahe na nais na ibigay sa atin ang buong may kapal, ano, ay makita natin ano ba yung kagandahan na idinudulot, no, ng pagkilos natin sa daigdig na ito. No? Anong uri ba ng pagtingin ang tinitingnan natin sa mundong ginagalawan natin? No? Yung pang pagtingin ng mga tao na nakita nila ay yung dala-dala nito, yung kanyang banig. O yung pagtingin na itong taong ito ay matagal nang naging alipin ng karamdaman ay ngayon ay pinalaya ng Diyos sa kanyang karamdaman at nagbigay ito ng kagalingan sa kanyang katatayuan. Anong uri ba tayo ng pagtingin sa bahagi o na ito ng banal na kasulatan? Tayo ba yung taong nakakita lamang ng
ng problema, no? O yung tao, yung tayo na nakusan ay nakakita ng higit, ano, nakagandahan sa mundong ginagalawan natin, no? At tayo ay nahamon ng puong may kapal, no? Na sa pagkilos na ito ay ano yung binibigay niya sa atin ngayon, no? Lalong-lalo sa pagkataon na ito. Yung salita na ginamit mismo ni Jesus, take up your mat and walk. Kinakailangan dalhin natin. Ipakita natin yung ating tagumpay, no? Laban sa mga bagay na naging dahilan ng ating pagkaalipin sa daigdig na ito. At lumakad. We need an extra na kung saan ay pagkilos, na kung saan ay kinakailangan nating harapin yung mundong ginagalawan natin, no? Maipakita natin na tayo ay nagtagumpay, no? Laban sa mga bagay na nagnanais na tayo ay kapusin, no? Lalong-lalo na tayo kapusin sa kasamaan, sa kasalanan, no? Na kung minsan ay gumagapos sa atin, na kung saan ay nananatili sa atin na maging imbalido, no? Sa ating pagkilos, no? So nawa po yung mga pagkilos natin at yung ating pagtingin ay isang bagay na kung saan ay sabi nga natin ay kumakalag sa atin upang higit na tayo ay maging kapakapakinabang sa mundong ating ginagalawan, no? Na maging produktibo tayo at higit tayo makakilos sa ating pagtugon sa buhay na ito, no? Ay din po nawa yung uri ng pag-iisip yung idulog natin sa harapan ng puong may kapal, no? Yung mga bagay na nakita natin na nagpapaluwag sa ating pagkilos at sa ating pagtugon sa hamon na ginagalawan natin, no? Na kailangan na tayo ay katulad din po, no? Ng lalaking ito, no? Na kinakailangan nating lumakad, no? At punin natin yung ating banig at ipakita natin na tayo ay magaling, no? Kasi yung kuminsan po, sabi nga natin ay baka may mga pagkataon na ang pagtingin natin sa ating sarili, no? Ay kuminsan ay mas malala pa doon sa mga may sakit, no? Baka mamaya tayo ay mukha pa tayo mas mukhang may sakit kaysa doon sa walang may sakit. Kinakailangan natin na maipakita na tayo at makita po natin ano na yung walang sakit. No? Yung walang sakit ay naglalakad. No? We become active. No? Aktibo tayo sa ating pagkilos, no? Lalong-lalo na po sa ating ginagampanan sa daigdig na ito. No? Siguro rin po, no? Ay maging isang patuloy na hamon. No? Alam niyo yung ating chapel dito. No? Eh hanggang ngayon ni wala pa po tayong coordinator, no? Sabi nga natin mas madali siguro na ako na lamang ang mag-pinpoint, pero sana po, no, ay maganda mismo nang sa inyong manggaling, no, kasi bilang kong coordinator ng chapel natin dito sa Holiday Homes, no? Well, hindi nangungulugan na kayo, pero kung may kakayanan kayo, bakit hindi nyo gawin? No? Pero isang mayugita, no? Baka magdasal, no? Magdasal tayo, no? Na magkaroon tayo ng isang coordinator, no? Mag-usap tayo, no? Kung mayroon kayong nakikita na pwede maging bahagi ng coordinator, no? Kung sa tingin ninyo, kausapin ninyo, no? Bahagi yun na kung saan ay makita natin na ito isang komunidad, no? Na kung tawagin nga natin ay malusog, no? Walang sakit, no? Isang pagkilos na kung saan ay nangangalaga ng ating higit na katatayuan, no? Na kung saan ay makita natin na mamalasakit, no? Sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito, no? Isang kung tawagin nga po natin ay well, nasa mabuting katatayuan, no?
na tumutugon sa paggilos natin sa daigdig na ito, ano? Kaya isa rin po sa mga hamon, ano? Pero marami pa akong pwedeng maging hamon, ano? Yung tinatawag po nating well-being, ano? Na kung saan ay makita natin na ikaw ay humayo na at ikaw ay pinagaling na, wala ka ng sakit, ano? Hindi ka na nahirapan sa iyong pagkilos, ikaw ay magiging makagagawa mo na yun ng maayos ang iyong pang-araw-araw na gawain. Kaya ito yung patuloy nating idulog sa harapan ng Poong May Kapara. No? Pagkaman sabi nga natin, there will be an extra effort. No? Kasi kaysa nung una na ikaw ay nakahiga lamang, ano? Siyempre may sakit ka kaya nakahiga ka lamang. Ano? Ngayon, ikaw ay maglalakad na. Ano? At dadamputin mo na yung iyong banig. Ano? Bakit magaling ka na eh? Ano? Magaling ka na. Ibig sabihin ay hindi na ikaw yung tinitingnan. Ano? Ikaw na yung titingin kasi ikaw ay magaling na. Ano? Kaya po yung salita natin na magaling na, ano? Ay napakalabak. Ano? Magaling ka na. Ano? Ay mayroon pong mas mabigat na implikasyon na ipinapay. Pero okay lang, ano? Bakit? Magaling ka na eh. No? Wala ka lang sakit. No? Yung may sakit, inaalagaan. Yung magaling na, ay ikaw na yung mag-aalaga. Okay lang yun. Bakit? Magaling ka eh. No? Kaysa sa ikaw naman ay walang ginagawa, ikaw naman ang may sakit. Ano? Kaya din po kuminsan, yung pag-iisip natin, kinakailangan din magiging proactive. Kasi kapag hindi rin ito kumikilos, ano? Hindi rin gumagana yung pag-iisip natin. Kaya po kuminsan, kahit na yung mismong pag-iisip natin ay nakakaroon ng pagkakalagay na parang tayo rin mismo ay may sakit. Bakit? Ano? Ay iniisip natin na tayo yung kinakailangan na alagaan. Ano? Hindi. Ano? Kung magaling na tayo, hindi tayo dapat na magtingin na tayo yung dapat na inaalagaan. Tayo ang dapat na kumikilos, no? Na mag-aalaga doon sa mga may sakit. No? So kaya po, ito yung hamon na kung saan ay may pakita natin. Bagamat sabi nga ho natin, it will require an additional effort, no? An additional time. No? Pero okay lang yun. No? Bakit? Wala naman kasi ako sakit. No? Ano yung gusto mo? No? Yung ikaw yung may sakit o yung ikaw yung walang may sakit? Eh mas maraming ginagawa yung mga walang sakit. Eh okay lang, ano? At least wala akong sakit, ano? Hindi katulad po, halimbawa, nakita ko yung isang nakalagay po doon sa mga jeep na kalimitan doon sa ilalim, ano? May mga nakalagay na mga kumisan po ay mga biblical passages, ano? I am the way, the truth, and the life, ano? Yung iba naman ay mga kawikaang Pilipino. Meron isang nakalagay doon na hindi baling tamad, hindi naman pagod. No? Aba, ay sabi ko ay maling pag-iisip ito. No? Yun ay pag-iisip na may sakit. No? Isang pag-iisip na may sakit. No? Hindi na baling tamad, hindi naman ako pagod. No? No? So ibig sabihin, yun ay demeaning. No? Pinabababa natin yung ating sarili. No? Na kung saan ay hindi sangayon sa ibinibigay sa atin ng Poong May Kapara. Bakit? Ang nais natin ang Poong May Kapara ay maging produktibo. No? Buhay, yung tubig, ay simbolo ng buhay. No? Kinakailangan ipakita natin na tayo ay buhay. No? Hindi na bali napapagod kasi at least tayo ay magaling. No? Kaya bukuminsan may mga taong dinadapuan na maraming sakit kasi bakit ang una? Yung sakit sa pag-iisip. No? Doon pumapasok agad katulad ng ganong klase ng mga idea. No? Na hindi na baling tamad, hindi naman pagod, no? ay bahagi yun na kung saan ay nagbibigay ng isang maliit na kakayanan na hindi, hanggang dito pa lang, no? Tinatakalan mo ang sarili mo na hanggang dito pa lang, no? Okay lang yun kung talagang ikaw ay hanggang dito lang, no? E paano kung ikaw ay hanggang dito ay na-suppress mo na kagad yung sarili mo, no? Na hindi na lumago.
sa isang pagkilos na kung saan ay pwede kang makatutugon sa hamon na ipinahayag ng buong may kapal. At ito yung sabi ni Jesus doon sa kanyang pinagaling. No? Take up your mat. No? And walk. At ito rin po yung hamon na iniwanan po sa atin ng buong may kapal. No? Baka may pinalalakad sa atin ng Diyos. No? Huwag nating hayaan na kung saan ay magdala. Bakit? Sabagat pinagagaling niya tayo. No? Pinagagaling niya tayo. Baka tayo pa kuminsan pinagagaling na ng Diyos. No? Gusto pa natin humiga. No? Gusto pa natin kuminsan humiga sa ating mga karamdaman, no? At kahinaan. Hindi. No? Binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Take up your mat and walk. Pray, brethren, our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. We include thanksgiving of apostolado ng panalangin, Kasarayo family, Kabanban family. We offer to you, O Lord, these gifts which you yourself have bestowed. May they attest to your care as Creator for this our mortal life and effect in us the healing that brings us immortality. Through Christ our Lord, amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affection,
they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end, we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts you pray, by sending down your Spirit upon them as the people, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, Bonaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours, forever and ever. Amen. That we may fully understand the meaning of the words Jesus had spoken. Take up your mat and walk. Give us this day our daily bread.
Lord, from every evil. Graciously, grant peace in our days that with the help of your mercy and be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace in unity in accordance with your will. Who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lord. Mama.
Saint Martin de Porres. Saint Martin de Porres, you always had sympathy to the poor and those who were suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask you intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you have lived in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health and soul and body.